Hello guys and welcome to my channel, Mike TV, and this is Draconia Saga Pilipinas. Ayan, so kung bago ka pa lang sa aking channel, i-hit mo yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ni Kuya Mike. Ayan, so for today's video guys, so tuturuan ko kayo, no, especially mga new players, kung paano ba yung proper way na pagta-transfer ng legendary attribute sa inyong mga emblem. So, marami pa rin ang nagkakamali dito at marami pa rin mga players ang nalilito kung paano nila palitan yung mga gusto nilang palitang legendary attributes niya sa mga emblem nila. So, huwag lang nating patagalin. Let's go! So ayan guys, simulan na natin. No? So ganito lang yan, para hindi kayo malito at hindi kayo magkamali. So, yan, buti na lang meron tayong mga emblem dito. No? So, subukan muna natin tong level 45 na emblem. No? So, i-rank up natin para may lumabas na legendary attribute. So, rank up. Yan. At yan. So, let's go. Ayan. So, merong lumabas na dalawang attributes, no? Itong physical hunter and weakness. So, syempre, pipiliin natin yung mas maganda. Yung PBN Mithy plus 3% and critical damage. Nabubulol tuloy ako. Critical damage plus 90 or itong physical hunter na merong PBN Mithy na 3% at physical. So, dahil nga tayo ay mage or wizard, hindi natin kailangan ng physical attack. Ang kailangan natin is yung magical attack. So, ganito lang siya, guys, no? Kung gusto ninyong palitan itong physical hunter, ang gagawin nyo, ikiklik nyo muna yung gusto ninyong attributes. So, ang ikiklik natin, syempre, yung weakness. Dahil ang weakness is, meron siyang critical damage. So, kailangan natin yan. So, ikiklik mo muna yan, then, iklik mo yung gusto mong palitan. Ayan. So, ulitin ko guys ha, i-click mo muna yung gusto mong ipalit, no? Itong weakness, then i-click mo itong physical hunter para siya yung mapapalitan, okay? So, i-confirm natin. Alright, so napalitan ng weakness. So, ganun siya. Ito siya ngayon. Alright, diba? Iba kasi nalilito pa rin dito eh, ewan ko ba, no? So, ulit, rank up ulit tayo. So, rank up. Alright. So, pa. Yan, para maging, alam ko, magiging dalawa yung legendary attributes nito, no? So, rank up natin. Alright. Ah, isa lang rin, no? So, weakness, physical. So, hindi na natin siya papalitan kasi maganda na tong weakness, no? So, wala kang pipindutin dito or wala kang pipiliin. So, i-confirm na natin yan. Alright, so weakness level 2. Alright. Alright, so sana meron pa tayong isa, no? So tignan natin dito sa ating stash kung meron pa tayong emblem na level 60. Meron ba? Ah, isa lang, no? Isa na lang. So kulang pa tayo ng isa. So ganun lang guys, no? Ganun lang yung pag-transfer ng legendary attributes sa inyong mga emblem, no? Yung iba kasi nalilito pa rin. So, hopefully, meron na naman kayo natutunan dito kay Kuya Mike. Ayan. So, again, so, kita-kita ulit tayo sa mga susunod nating video. And, huwag mo na makalimutang i-hit yung like button, no? Kung nagustuhan mo yung video na to. And, kung meron kang natutunan, no? So, ayan. So, again, maraming salamat sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel and sa panonood ng aking mga videos. So, kita-kits ulit tayo, guys! Sa mga susunod kong videos. Let's go!